Good morning mga kabayan. This morning ay magtatanim tayo ng malunggay. May nakuha akong puno ng malunggay na sa kapitbahay, pero kasi tinapon na niya kaya kinuha ko. So ito yun. Yan. So itatanim natin to. Meron na akong na itanim na isa. Pakita ko lang sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming Paano TV educational vlogs natin. Yan. So tanim natin yung kanyang mismong puno. So may itatanim pa tayo na isa. Kaya ako naka face mask kasi dito sa medyo labas ng bahay. So tara, let's. Tatanim natin to at iba pa. Diyan natin itatanim. Kain na ako. Mag-ukay pa tayo. Palalaliman pa natin. Okay, so stay tuned. Okay lang tayo siguro mga hanggang dito kalalim. Nang natin dahil dry ang lupa ay busa na muna natin ng tubig ang puno. Ibabalik na natin ang lupa. Medyo diin natin ang pressure para mahigpit, para makompress yung lupa sa palibot ng pinatanim natin na malunggay, puno ng malunggay. Iningi ko lang to sa kapitbahay namin, sa pinsan ko, kasi pinutol niya yung puno niya ng malunggay. Pag pinuputol kasi ang puno ng malunggay ay talagaan mo lang ng pagdidilig, tutubo at tutubo ulit yan. Ito na ang malunggay number 1 na itinanim natin. Ito ay day 1.
Ito ang malunggay number 2. And wait, there's more. Ito ang pangatlong puno ng malunggay na itinanim natin. At sa second part ng video nito ay abangan ninyo kung alin sa kanilang tatlo ang maunang tumubo o magpakita ng dahon at kung ilang araw bago magpakita ng dahon o bago sila magsibol ng dahon. Yan. So, stay tuned! Welcome back mga kabayan. Ito na ang result ng ating itinanim na puno ng malunggay after 15 days. 15 days po mga kabayan bago nagpakita yung sibol ng dahon. Yan, sa unang puno ng malunggay na itinanim natin. Tingnan pa natin yung second and third na itinanim natin na puno ng malunggay. Ito na ang pangalawang puno ng malunggay na itinanim natin. After 15 days ay tingnan natin ang kanyang puno kung nagpakita ng dahon. Yan siya. So sa medyo gitna, yan mga kabayan, yan. Nagpakita na siya ng medyo green na parang tutubo ang dahon. Yan po ang second na puno ng malunggay. Sa first malunggay ay dalawa ang tumubo, samantala dito ay isa lang. Tingnan natin yung pangatlo. Ito na ang pangatlong puno ng malunggay na itinanim natin. At nakikita ninyo mukhang wala pa siyang sign ng pagtubo ng dahon. So kahit paikutin natin yung camera at chineck ko din yan, off cam ay wala pa rin siyang ipinapakitang green na indication na tutubo na yung dahon. Pero huwag po kayong mag-alala, dyan lang po kayo, papakita natin kung kailan yan tumubo. Stay tuned! After 45 days, ito na ang ating puno ng malunggay. Sobrang dami na ng dahon sa unang itinanim natin. Yan po. Mula puno, pinakagitna, kahit dyan sa ilalim, ay meron na siyang dahon. Tingnan pa natin ang second and third na puno na itinanim natin. Ito ang pangalawang puno ng malunggay na itinanim natin. After 45 days ay yan pa lang ang kanyang mga dahon. Pero nevertheless ay buhay yung puno ng malunggay na itinanim natin. Basta't may dahon, ibig sabihin buhay ang ating itinanim. And last but not the least, ito na ang pangatlong puno ng malunggay na itinanim natin at nakikita nyo mga kabayan, yan, meron siyang green na sign na tumutubo na yung dahon after 45 days ito mga kabayan. So sabi ko nga sa inyo ay pagtiyagaan nyo lang na diligan, huwag naman masyadong sobrang madaming tubig para hindi mabulok yung pinakababa ng malunggay, pero aasahan natin tutubo at tutubo ang itinatanim natin na puno ng malunggay. So siguro kaya nauna yung first natin na malunggay na itinanim kasi hindi siya ganun ka na-expose sa sobrang mainit na araw. Ito naman kasi yung pangatlo na itinanim natin ay from
1 o'clock until 3 or before 4 p.m. ay sobrang na-expose siya sa init. So, hindi ko naman siya in-intervene na nilagyan ng takip or silong. So, yan siguro ang pinaka-reason. Pero nevertheless, ay tumubo ang ating third na puno ng malunggay na itinanim. Kung may natutunan po kayo sa ating video na ito, ay paki-click lang po ng like at paki-subscribe na rin at paki-turn on ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod natin na mga Paano TV YouTube videos. Ako po si Kuya Nance. See you sa susunod natin na mga videos. Paalam!